kumilos. Konting tiis na lang, Clarice. Tiisin mo na lang yung sakit. Hindi tayo pwede maabutan na si Ricardo. Baka masira lahat ang plano natin. Sila, barilin mo sila lahat para hindi nila tayo mahuli. Sakit! Bumawakan na sakit na eh! Ayun na si Nakano! Paputukan mo para makatakas tayo! Yes, ma'am. Mga kaibigan ko sila eh. Alang titraydorin mo kami. Sir Cardo, patawarin niyo po, sir. Yes! Tawin mo ako! Ige! Bitbitin itong ahip na to! May nangyari ulit kanina. Nung lumabas ako, may mga nagtangka na naman sa buhay ko, pero mabuti na lang napansin ko sila agad. Alam naman namin na sinamang Tedy ang pakay nila. Ano na ho ang laganin niyo ngayon? Okay lang ako. Natakasan ko sila. Mabuti naman po kung ganun, General. General, sa susunod, mas mag-iingat po kayo. Oo, James. Pero kayo rin, ha? Lagi kong sinasabi sa inyo, doble ingat ang kailangan ninyo gawin. Kumahanap po kami ng magandang tiyempo para malapitan si Mr. President. Dahil po hanggang sa ngayon, matindi ang pagbabantay sa kanya nila Madam Lily. Pero General, lalong tumitibay ang suspecha namin na may maling nangyayari sa kanya. Bakit? Bukod sa gamit niya ang kaliwang kamay niya sa pagpirma, tinawag niya sa ibang pangalan si Elizabeth noong isang araw. At nagka-allergy siya matapos siyang kumain ng sinigang na hipon. Pero ang sabi ni Elizabeth at Captain Salonga, paborito niya ang ulam ngayon at wala siyang allergy sa hipon. Tapos kanina habang naghahaponan, kahit nabanggit niya ng tama ang pangalan ni Elizabeth, napansin din nila na muntik nang makalimutan ni Mr. President ang pangalan ni Ambo. Teka, ang ibig mo bang sabihin parang ibang tao ang presidente? Parang ganun na nga, General. James, sabihin mo sa mga kasamahan natin dyan, kailangan malaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa Pangulo. Pero huwag kayong magpadalos-dalos ng kilos. Katulad ng lagi kong sinasabi, doble ingat. Sir Cardo! Kagawa mo na po! Tawarin niyo po ako, sir!
Gusto ka pa bang mabuhay? Hindi ko naman pong ginustong itakas niya si Clarice. Sir, siya po yung nagpumilit. Hoy, sira ulo! Ginusto mo rin naman to, di ba? Sinayang mong tiwala namin sa'yo. Cardo, please. Pakawalan nyo na kasi ako. Please, pakawalan nyo na ako. Pakawalan mo na. Pakawalan nyo na ako naman! Pakawalan nyo na ako! Major, ikulong yung babaeng yan. At siguraduhin nyo na hindi makakatakas. Bakit? Kasi hindi nyo na lang ako pakawalan? Hindi naman ako magsusumbong eh. Gusto ko lang umuwi. Hindi pwede. Delikado ka pag nakauwi ka. Dahil alam namin, susumbong mo kami kay Judge Padua. Kilala namin ang tatay mo. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakaganti sa amin. Hindi ka ba talaga makapagtiis? Pakakawalan ka rin naman namin. Hinihintay lang namin maging maayos ang sitwasyon at malaman nila na wala talaga kami mga kasalanan. Wala kayong kasalanan? So ano sa tingin niyo tong ginagawa niyo sa akin? Hindi ba ito kasalanan, ha? Pag nalaman ng otoridad tong ginawa niyo, lahat kayo makukulong! Alam namin, dahil mga pulis kami, alam namin ang batas. Ginagawa lang namin ang tama. Tama? Tama to? Tama to! Ginawa ko yung tama! Ikaw pa ba? Ikaw! Hindi ko naturoon ang tama ng magulang mo! Ako magtuturo sa iyo! Anong babayaran niyo itong ginawa niyo sa akin? Tandaan niyo lahat to! Mamamatay kayong lahat, mga hayop kayo! Masayop ka! Masayop ka! Kinain na ba sa kasbabon? Mayroon ka dito! Clarice! Tuwi ka na, ha? Simula ngayong oras na to, hinding-hindi ka na makakalabas ng kwarto! Naiintindihan mo ba? Sir! Huwag mo! Sir! Eduardo! Tapusin na natin to, Cardo! Mahirap ang may asa sa grupo! Adik! Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawang ipagbalik lang kami dahil sa babae, ha? Kaya ka pala galit na galit kay Villapuerte dahil magkasapat kay ni Clarice! Alam mo, yung mga tao na tulad mo, hindi na dapat binubuhay! Sir! Ayoko po talaga kayo trying to read, sir! Sir, nahilap lang po talaga ako kay Clarice, sir. Kaya ka po nagawa yung mga gusto niya ipagawa sa akin, sir. Pero ayoko po kayong ilaklak, sir. Pagkatapos namin iligtas ang buhay mo ng ilang beses, ito gagawin mo sa amin. Ano, Cardo? Patayin na natin to. Siguradong babalikan tayo niyan. Sir Guzman, maawa ka na po sa akin, sir. Sir, ayoko pa pong mamatay. Maawa na po kayo sa akin, sir. Sir Soriano! Ana, anong gagawin ni Cardo tsaka ni Lolo Delfin kila Clarice tsaka kay Patrick? Nako, baka patayin nila yun. Hindi, Chong. Hindi yung gagawin ni Cardo at ni Lolo Delfin. Siguradong bibigyan lang nila ang mga yun ng leksyon. Anong gagawin niyo? Hiningi mo to. Hindi naman eh. Anong gagawin niyo sa akin? Anong gagawin niyo sa akin? Itanin nyo ng mabuti para hindi makatakas! Ayoko! Umayos ka! Ayoko! Lola Delfin, na lang! Ayoko! Makinig ka na lang! Hindi nga eh! Bakit nyo ko itatali? Ayoko! Aris! Lalo ka ba sa satan? Ayoko! Nardo, sir, ganito parang awa na ako. Nardo, parang awa mo na, sir. Cardo! Cardo!
Cardo, parang awa mo na, sir. Matawarin niyo po ako, sir. Sir, napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyo, sir. Sir, huwag niyo po sa inyo patayin. Sir, ayoko po talaga kayo ilaglag, sir. Hindi ko po kayo siya ilaglag, sir. Minol, ang dami ko pa palang dapat ipagpasalamat. Isa na rito ang bago kong pamilya na Vendetta. Salamat po sa pangalawang buhay na ito. Dahil may tutuwid ko at mababago ko ang buhay ko. Amen. Sa amin na hindi mo na ulitin to. Dahil kapag ginawa mo ulit na traitorin kami, tanda mo ang orsa to. Dahil ako mismo ang hunting sa'yo para patayin kang hayop ka. Patrick, mabait si Cardo. Kung kami lang ang tatanungin mo, tutuloy na talaga kita eh. Di mo ba alam kung gaano kabigat ang ginawa mo? Trinidor mo kami. At alam mo mapapahamak tayong lahat. Sana nagtanda ka. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo. Mabutit yan lang inabot mo. Tumaran niyo po ako. Binagsisisihan ko na po lahat ng ginawa ko. Ngayon lang po kasi ako nakaranas ng may magagusto sa akin na isang magandang babae. Kaya kung ano po sabihin niya, napapasunod po ako. Oo, ngayon, ano na pala mo? Kita mo nangyari sa'yo? Baka sa susunod, magpauto ka na naman dyan. Hindi na. Natauhan na ako. Hindi ko na pagpapalit ng grupo natin. Tagal na ng pinagsamahan natin. Kaya sana patwarin niyo ako. Hindi ko na ulitin. Pinapangako ko, babawi ako. Kahit na anong sabihin sa akin ng babae na yan, hindi ko susundin. Hindi ko papakinggan. Napakadimuhon yun ng babae na yan. Naikot niya ako. Rhen, handa na ang mga delivery truck to deliver the drug lab materials. Good, Jacob. Thank you. Buti na lang nagising si Villafuerte. Kung hindi, baka hindi na tayo sinikata ng araw. Hindi ko alam kung ano pumasok sa ulo ni Patrick. At nagpabola siya kay Clarice. Hindi mo maaalis isang lalaki yun. Kayang-kaya tayong paikutin ng mga babae. Lalo na kapag nagpakita ng motibo. Ang maganda lang nito, iinamin ni Patrick ang pagkakamali niya. At sana natuto na siya at huwag niya nang uulitin.
sinayang lang ni Clarice yung tiwalang ibinigay natin sa kanya. Cardo, yung mga ganyang tipo ng babae, masakit man sabihin, mahirap pagkatiwalaan. Alam ko, tutuloyan na si Patrick kanina ni manager. Sobrang mali ang ginawa ni Patrick. Pero sino ba naman ako para hindi mapatawad? Pero mahal sana hindi na ulitin ni Patrick yung ginawa niya. Dahil kapag ginawa niya, lahat tayo mapapahamak. Kaya mahal, kailangan talaga natin magdoble ingat ngayon. Hindi ko akalain na pwede iikot lang pala tayo ni Clarice. Lahat tayo. Nabilog niya ang ulo. Ibang klase siyang tao. Marunong siya manggamit. Hindi natin siya mapagkakatiwalaan, mahal. Kinakailangan natin siyang bantayan maigi. Hindi siya maaaring makatakas. Thank you.